Oh God, praise the Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In just a short while, tayo po ay magpapasimula na sa ating victorious midweek service. Kaya naman, ready na po ang lahat, lalo na po ang inyong mga puso, upang sa ganoon ay tanggapin muli ang napaka gandang mensahe ng ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah! Thank you, Jesus! Glory to God! At hindi lamang po iyon, mga minamahal, atin pong isend sa lahat ang mensahe ng Panginoon. Hayaan natin na ang buong Pilipinas at ang buong mundo ay makarinig ng salitang galing sa pinakapuso ng ating Panginoong Diyos na buhay. Glory to God! Kaya in just a short while, we will start our victorious midweek service this afternoon. So get your Bible, get your notebook and pen, and jot down the wonderful revelations of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. So welcome to Thus Saith the Lord radio and television programs. Thus Saith the Lord radio and television programs. Watch and listen. Ipag-imbitahan ko natin, mga minamahal, ang programang ito, ang sabi ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Ating pong ipag-iimbita, ipapanalangin, ipag-aayuno at susuportahan pinansyal. No, we will watch and listen. We will invite others to watch and listen. We will pray for the victory of the programa. Thus said the Lord, ito ang sabi ng Panginoon, radio and television programs. Glory to God. Hallelujah. And we will like and share and subscribe to KOJF Church YouTube channel. Glory to God. Ilalike natin, isishare natin, isasubscribe natin ang KOJF Church YouTube channel. Ilalike natin, isishare natin, ipafollow natin ang Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage. Like, share, and follow the KOJF Church Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage. Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage. Glory to God. Praise the Lord. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kung ready na po ang bawat isa, handa na po ba ang bawat isa? Hallelujah! So shall we lift our both hands to Jesus? Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Heavenly Father, in Jesus' name, once again, hallelujah, we come to you with a humble heart, a heart full of expectancy, that truly, O Lord, in Jesus' name, we will receive once again your unadulterated word. We will receive once again your pure word. Tatanggapin namin muli, Panginoon, ang iyong mga salitang walang halo, puro dalisay, Panginoon, na babago ng aming buhay, magliligtas ng aming mga kaluluwa, magpapagaling ng aming mga aramdaman. Tatanggap po kami ng himala, Panginoong Diyos, at mararanasan namin muli ang iyong kabutihan. Patunay nga po, Ama, kami po, Panginoon, ay tuturuan mo na mabuhay kasama ka, nabubuhay para sa iyo,
at nabubuhay kagaya mo, Panginoong Diyos. Oh God, thank you, Jesus. We will experience once again thine salvation, thine healing, thine miracle, thine goodness. And God, you will teach us once again to be like you, to live for you, and to live with you, Panginoong Diyos. Kaya po, Ama, sa oras na ito, kunin niyo po ang lahat ng karangalan sa mga dakilang bagay na gagawin niyo sa araw na ito, Panginoong Diyos. At tunay nga po, Ama, ang mensahe ay sinasamahan niyo po ng inyong malakas na kapangyarihan at aabutin po nito, Ama, ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Oh God, thank you, Lord, for your strong presence will be with us and you will reach, Lord, all peoples of the earth through your miraculous power. Tunay nga po, Panginoong Diyos, walang imposible sa iyo. Lahat ay kaya mong gawin, Panginoon. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Lahat ay kaya mo pong gawin madali. Kaya po, Ama, sa oras na ito, salamat po, Panginoong Diyos, in advance. Thank you, Lord, sa lahat ng mga mabubuting bagay na gagawin niyo po sa aming mga buhay. We bring back to you all the glory, Father, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, glory to God. Thank you, Jesus. So once again, brethren, Philippine Island and the nations of the world, once again, welcome to our victorious midweek service. Pag sinabi natin victorious, matagumpay talaga. Binibigyan talaga tayo ng tagumpay. Tandaan mo yan. Why victorious service? Why victorious Sunday service, midweek service? Why? Because through this ministry, through these victorious messages, God will bring us to victory, to our victory. Sa pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mensahe, ay dadalhin tayo ng Panginoon sa kanyang tagumpay. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Let your yes be yes. Let your yes be yes. No? Dapat daw ang ating oo ay manatiling oo. Kapag tayo ay nag-oo, dapat manatiling oo raw yung ating mga oo. Naunawaan po ba natin? Ayan, pag nagsabi tayong oo, ay dapat hindi dapat nababago yon at tayo ay nananatiling oo. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? If we will say yes, then do not change it. No? Wag na po nating pinagbabago pa, mga minamahal. Kinakailangan yung ating oo ay dapat manatiling oo. Amin po ba? Nagpapatuloy na oo. Thank you, Jesus. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Para po sa inyong kaalaman, this message is applicable for all peoples of the earth. Whether you are Filipino or not, you can relate to this message. Ang mensaheng ito ay para sa lahat ng tao sa buong mundo. Filipino ka man o hindi, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Last September 1 to 7 this year, 2021, the government of the Philippines locked down the Metro Manila or declared Metro Manila under the MECQ. MECQ. Diniklara ng gobyerno ang Metro Manila and other areas in the Philippines and other provinces here in the Philippines declared as MECQ. Moderate Enhanced Community Quarantine. If I'm not mistaken, Moderate Enhanced Community Quarantine. But on the 8th, the government declared that Metro Manila is now under GCQ. Then all of a sudden, the government changed what they had declared
binago bigla ng gobyerno. Hindi na raw MECQ o hindi na raw GCQ ang Metro Manila, at ito ay mananatiling MECQ. Naunawaan po ninyo, pabago-bago, paiba-iba, padalos-dalos, naunawaan po natin. Ayun po yun eh. Kaya ang pamagat po ng mensahe natin sa gabing ito, sa oras na ito ay, let your yes be yes. At basahin po natin yung sinasabi po ng banal na kasulatan sa aklat po ng NIV. NIV version po ito ha. Pero kahit na anong version ng inyong Biblia, it is okay. Whatever translations of the Bible you have in your hand right now, it's okay. But I am reading from the NIV version. Glory to God. 2 Corinthians 1:18 to 19. But as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me and Silas and Timothy, was not yes and no. But in Him, it has always been yes. Again, 2 Corinthians 1:18 to 19. But as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me and Silas and Timothy, was not yes and no, but in Him, it has always been yes. Basahin ko po sa magandang balita, Biblia. Basahin ko po. Magandang balita, Biblia, 2 Corinto 1:18 to 19. Magandang balita, Biblia, 2 Corinto 1:18 to 19. Kung paanong ang Diyos ay tapat, say it, tapat, faithful. Gayon din ang salita ko sa inyo, ang oo ko ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos na si Jesucristo na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo ay hindi oo at hindi. Dahil siya ay laging oo. Lagi siyang oo. Ibig sabihin, kapag nagdeklara si Pablo, si Timoteo, si Silas ng oo, oo yun at hindi nagbabago yun. Dahil yung Diyos natin ay pag siya nagsabing oo, hindi ito pabago-bago. Nakikinig pa po ba tayo? So mga minamahal, this message is for all the Filipino people, for the government of this nation, and for all the Philippines, for all the citizens of the world, and for all the government officials of the world. Kasi nga po, nakakalungkot. Kasi, September 1 to 7, MECQ. Tapos, diniklara that on the 8th, Metro Manila and other provinces will be under the GCQ, General Community Quarantine. And all of the sudden, the declaration was changed. Binago na naman. No, hindi raw itutuloy yung GCQ, no? Balik daw uli sa MECQ. Ano 'yun, laban bawi? Brethren, based on the reports, based on the news, according to them, Metro Manila is not yet ready for the GCQ. And aside from that, how they will implement this granular lockdown, no? Paano ba nila i-implement yung granular lockdown na ito? So, hindi pa sila handa, pinagtatalunan nila ito. Pero, naunawaan po ba natin? Ang ibig nating tukuyin dito, bakit nagpapadalos-dalos? Bakit nagpapabigla-bigla? No? Bakit hindi muna pag-aralan ang mga bagay-bagay bago magdeklara? Naunawaan po ba natin? Pag-aralan muna yung mga bagay-bagay bago magdeklara. Hindi yung magdideklara ka agad, no?
at pabago-bago. Kasi base sa nabasa ko, no? Eh meron ng mga trabahador na umaasa na magtatrabaho na sila kinabukasan. Tapos naudlot pa. Kung hindi ako nagkakamali, sila ay galing pa ng probinsya, lumuwas ng Metro Manila dahil ready na silang magtrabaho. Pagdating ng Metro Manila, wala pala silang trabaho, nga sila. The workers are coming from different provinces, then they went to Metro Manila expecting that they will resume. They will back to work. Ibig sabihin, back to work. Pero ang problema, nga. No. Naunawaan po ba natin? You know, nilinis na nila ang kanilang mga business establishments. No, they cleaned already their business establishments. Ready. No. For GCQ. Ready. The restaurants are ready for dine-in, not just for take-out. Because they are losing lots of money if there's no dine-in. Pag walang dine-in, eh, malaking pera ang nawawala sa kanila. Take-out, kumikita sila, pero they are losing lots of money if there's no dine-in, only take-out. So, hindi po nakatutulong sa kanila yun. Yung iba naman, close talaga. No? Kasi, for example, the buffet, yung buffet ba, ay hindi naman pwedeng mag-take out sa buffet eh. Ang buffet is dine-in talaga yan. Naunawaan po natin, dine-in talaga yan. No? Kaya, hindi ko alam kung ano yung position niya sa isang dine-in, sa isang buffet, no? Ay umaangal po siya. Kasi, yung mga trabahador nga daw, eh, ready na eh. Para magtrabaho tapos hindi naman natuloy. Naunawaan po ba natin? Ready na sana tapos hindi naman natuloy. Tapos, ito pa po ang problema. The problem is this, no? They bought plenty of meats ready for the opening of their dine-in restaurant. So, anong naging problema? Ayan, ang sabi niya, masisira ito, mabubulok ito. Mga sisira, mga bubulok. Naunawaan po natin. Yun ang problema. No? They bought already, you know? You know, many establishments are ready for the reopening of their businesses because the government declared that NCR Metro Manila will be under the GCQ. It means may mga establishment na pwede nang magbukas, pwede nang magpa-dine-in, no? And all of a sudden, the government retracted, no? Binawi. Binawi yung deklarasyon at sinabing hindi na matutuloy. Kaya yung mga workers that are expecting that will now they will back to work nga ngayon, no? Ibig sabihin eh they will depress, discourage, in despair. mga bigo ngayon sila, kawawa naman sila, nakakaawa, no? Tapos eh yung mga naglinis na ng mga establishments nila, tapos hindi naman pala mag-o-open. No? Tapos yung nabili na sila ng mga karne. They clean already their establishments. And they bought meat ready. They are now ready for dine-in. No. Even though not 100%, but they are happy. Because back to work. They can now imababawi na nila yung kanilang mga naluluging mga natatalong kita, no? Oh, hindi man ganap, hindi man buo, naunawaan po ba natin?
Hindi man ganap, hindi man buo, kahit mabaano mababawi nila. So what I'm saying is this, let the Filipino people, let the government of the Philippines, let any citizen of the land, let all the governments of the nations of the world, let your yes be yes. And you will say yes today and tomorrow no. Ang magagawa mo, huwag kang padalos-dalos, huwag kang mabigla-bigla. Pag-aralan mo, pag-isipan mo, sumangguni ka. Hindi yung pabigla-bigla, padalos-dalos, naunawaan po ba natin? Yun po yun mga minapahali. Kasi pag mga padalos-dalos, mga pabigla-bigla, merong naapektuhan eh. May naapektuhan po eh. Naunawaan po ba natin? Yun po yun. Kaya I want to apologize for all who are here and those who are watching and listening out there. I just want to apologize. Eh, hindi ako gwapo ng lubos ngayon, ha? Hindi ako gwapo ng lubos ngayon. Bakit? Kasi hanggang ngayon, hindi pa ako nakakapagpagupit. No? I lose my handsomeness just one point, only one point. Because I haven't yet my haircut. Well, hindi pa ako nakakapagpagupit, no? Akala ko makakapagpagupit na ako eh. Kasi nga GCQ na eh. So all of a sudden, sarado uli yung salon, sarado uli yung barbershop, no? I thought I will have my haircut because Metro Manila will be under GCQ. Pero hindi nga ganun ang nangyari, no? The government retracted, no? They changed, no? What they declared. So ang nangyari, so balik ng MECQ Metro Manila, sarado uli yung mga parlor, salon, barbershop. So ito hindi ako nakapagpagupit tuloy. Ayan. Haba ng buho ko ngayon. So let us pray that on the 15th, no, Metro Manila and other parts of the Philippine Island, no, will be in a medyo magaang-gaang na upang sa ganoon na makagalaw tayo ng maayos-ayos. At ipanalangin natin that this pandemic crisis will stop. From MECQ to GCQ, then the no more CQ. Only barbecue and banana Q and kamote Q. Let this pandemic, hayaan natin itong pandemic. Ipag-pray natin what I mean. Ipag-pray natin na hindi mangyari, hindi magpatuloy itong pandemic crisis na ito at matapos na po ito. Naunawaan po ba natin? Kasi nga po, limitado tayo ng galaw at kilos, no? The economy is collapsing. You know, we cannot travel. We are not. We cannot live a normal life. We cannot go to the mission na travel to different parts of the world. We cannot travel, no? To different parts of the world. Nalilimitahan po tayo. Naunawaan po ba natin? So, ganun yun. So, ako'y humihingi ng sorry kung ako'y mahaba ang buhok ngayon, hindi nga nakapagpagupit. Kasi sarado parlor, sarado salon, sarado barbershop. No? Hindi tayo makapagpagupit. So, dapat sa September 15, matapos na ito. No? At tuloy-tuloy na lumuwag na yung Pilipinas, hindi lamang Pilipinas, kundi ang buong mundo. Let us pray that those who are being affected, infected by COVID, be healed. And let us pray for the frontliners, that they will be spared, their lives, their family that are in danger will be spared from this pandemic. And let us pray also for the government that they will give what is due to the frontliners, their benefits, their salaries. Yun, panalangin natin na ang gobyerno, no, maibigay talaga sa mga frontliners, at hindi lamang sa mga frontliners, sa lahat ng mga kawani ng gobyerno
all government employees that they may receive their salaries, their benefits. Ganoon yun. Ipag-pray natin yung mga frontliners na nanganganib ang buhay dahil sa pagtugon sa epidemyang ito. Ipag-pray natin yung mga COVID-infected patients sa sila magsipanggaling na. And let us pray for all the Filipino people and all the peoples of the earth to be protected by God, not to be infected by coronavirus. Naunawaan po ba natin yun? Naniniwala ako na lahat ng tao ngayon sa buong mundo ay nananalangin huwag tamaan ng COVID at nananalangin na matapos na ito. No? Kaya nga ang gobyerno at ang mga frontliners ay nananawagan na ang lahat na daw ay magpabakuna na. Sana all magpabakuna na raw upang sa ganoon ay maprotektahan ang bawat isa, no? Sa COVID na ito, sa virus na ito, sa pandemyang ito. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Glory to God. So, praise the Lord. So, brethren, ano ang problema ng ating gobyerno? They said, that September 8 is now in GCQ, but they retracted, no? Binalitan nila, binago nila. Ang hindi nila alam, may mga naapektuhan, may umaasa nang makakapagtrabaho na. Nilinis na ang kanilang establishment. Bumili na ng karne, nalulutuin. Katapos-tapusan yung trabahador nga. No, yung paglilinis nila nawalan ng kabuluhan. Oh, pagbukas maglilinis sila uli. Pero ang higit na masaklap, yung pinamili nila wala namang makakainan ito, wala namang magda-dine-in. Kaya nananawagan po ang banal na kasulatan, nananawagan ang kalangitan. Huwag palalos-dalos, huwag mabigla-bigla. No? The Bible is teaching us. The Lord Himself is teaching us through His apostles. 2 Corinthians 1:18 to 19. But as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me, and Silas and Timothy was not yes and no, but in him it has always been yes. 2 Corinthians 1:18 to 19. Ikalawang Korinto 1:18. Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, sa lahat ng mga pastor at mga pastor at mga umahayo, ituro mo ito. Ayaw ng Diyos ng fake news, fake trolls. Ayaw ng Diyos na tayo ay nagpapahayag, nagsasabi, nagpo-post ng hindi namang katotohanan. Fake news, fake trolls. We should not speak gossip, not true. We should not post anything that is not true. Because later on, it will find out that what we are saying and what we are posting are fake news and fake trolls. So yun yun. Oh, anong gagawin mo? Will you apologize? Will you accept that you did a mistake? Nakagawa ka ng kasalanan? Nagawa ka ng pagkakamali? Kaya ang unang-unang tinuturo sa atin ng Panginoon, bago ka magpalabas, magturo, mangaral, mag-post, nakikinig pa ba tayo, siguraduhin mong totoo yan. Brethren, so many religions in this world,
So many churches and fellowships and coalitions and organizations and movements that are preaching the alleged word of God or the so-called word of God. And yet, if you will read the Bible, kung babasahin mo po ang Biblia, yung mga pinapangaral nila hindi totoo. Don't get mad at me. The Filipino people and many nations of the world is celebrating that December 25 is the birthday of the Lord Jesus Christ. But in fact, it is not. They are celebrating the birthday of John the Baptist. They have date for that. They are celebrating the visitation of three kings to Jesus. But if you will visit the Bible, if you will read the Bible, there's no three kings that visited Jesus Christ. There's no Gaspar, Baltasar, and Melchor. And it is not January 6. You know? And September 8, they believe that this is the birthday of Virgin Mary. Where they got that date? Saan nila kinuha yung date na iyon? Wala yun sa Biblia, hindi yung katotohanan. Kapag birthday ni John the Baptist, nagbabasaan sa San Juan, hindi naman tama yun. Pagdating ng December 25, birthday daw ni Kristo, hindi rin naman tama yun, pasensya ka na. Tapos pagdating daw ng January 6, three kings daw, wala namang tatlong haring bumisita kay Jesus. Wala namang Gaspar, Baltasar at Melchor na bumisita kay Jesus. Mga matatalinong tao, the wise men visited Jesus, but not three kings. Not Melchor, Gaspar and Baltasar. And it is not January 6. And many are posting, celebrating the birthday of Virgin Mary, September 8 daw. Where did you get that September 8? Saan nyo kinuha po yun? Pasensya na po kayo. Aaminin ko po sa inyo, dati po ako ay nabubuhay sa aral ng relihiyon. Dito ako bininyagan, dito ako kinumpilan. Mula kanununuan ko, dito na kami. Dito ako pinangalak at dito na ako mamamatay. Yun ang sabi ko. I was born with this religion. This religion comes from one generation to another generation, passing down from one generation to another generation. Matagal na ito, sabi ko. I was born with this religion and I will die with this religion. But you know, brethren, when I read the Bible, I found out that no religion can save a man. No religion, walang relihiyong pwedeng makapagligtas sa tao. It is only the Lord Jesus Christ who can save a man from going to hell. It is the Lord Jesus Christ, not religion, that became man and died on the cross of the Calvary, except the Lord Jesus Christ. I'm very sorry, visit the Bible, read the Bible. Virgin Mary is not a mediatrix between God and man. He is not a mediator between Jesus Christ and man. And Mary did not resurrect from the grave like the Lord Jesus Christ. And she was not ascended to heaven like the Lord Jesus Christ. Akala kasi ng marami, si Maria ay nagbangon din mula sa mga patay kagaya ni Jesus at umakyat din patungo ng langit. Hindi po yun. Totoo. Kaya ang daming nasa kamalian ngayon, pasensya na po kayo sa akin.
Bawiin nyo yan, baguhin nyo yan. Naunawaan po ba natin? Because the Bible declares, you know, the Lord is not yes and no. Dahil yung yes niya, totoo talaga yun. His promise is true, is yes. If God promised, He will not change it. Naunawaan po ba natin? No. So maliwanag po yun, mga minamahal. Naunawaan nga, siguro naintindihan naman ninyo ako sa sinasabi kong iyon. You know, brethren, the Bible declares that we are all sinners. Lahat tayo makasalanan. And our destiny is hell. But, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, His begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish. His begotten Son became man and died on the cross of the Calvary, and that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Naunawaan po ba natin? Tayo ro ba'y mga makasalanan? We are all sinners, bound to hell. But still, God loves us. And God became man and died on the cross of the Calvary in the name of the Lord Jesus Christ, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. O, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Cristo, ang Diyos na nagkatawang tao, upang sino man na sa kanya'y manampalataya ay hindi na mapahama kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? Pananampalataya hindi sa relihiyon. Pananampalataya hindi sa babae o sa lalaking ito, kundi pananampalataya kay Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Iyon ang kaligtasan. Filipino people and all the peoples of the earth, if you want to be saved, have faith on the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is God-man manifested in the flesh. And He gave His life for us in order for us to be saved. Not to go to hell, everlasting punishment, but to have an eternal life in heaven. Iyon ang katotohanan. Kaya napakaraming fake news, fake trolls, false preaching, false teaching, false doctrine, false religion, false preacher. Narinig mo ba yung isang pastor doon sa Davao? Ay naku, kinakailangan dumaan ka sa kanya, magpalista ka sa kanya para ka pumasok ng langit. At yung pastor na iyon ng Davao sabi niya nag-prophesy yun. Kung di ako nagkakamali, no? Si Gibo daw, mananalong presidente, talo. At nagsabi yun na yung ang probinsyano raw ni Coco Martin daw ay mai-stop na raw. Hindi naman na-stop . Pagbukas mo ng mga TV, ang daming ang probinsyano. Napapanood mo sa TV 5, napapanood mo sa A to Z, napapanood mo ang daming channel niyan. Naunawaan po ba natin? You know, it is a pastor from Davao prophesied that Gibo will win as president, but Gibo lost. Prophesied that ang probinsyano, the program ang probinsyano will be stopped. Still, the probinsyano is being aired to many channels. Oh, you see, naunawaan po ba natin? Ang daming fake news, fake trolls, fake prophecies, fake religions, fake preachers. And the Bible declares in the last days, fake will come out. Sa huling panahon, maraming lilitaw ng mga fake. Naunawaan po ba natin? Yan eh. Kaya, yung mga fake news dyan, fake trolls, fake religions, fake preachers, mga hindi naman totoo. No? Because God is yes, it means true siya, not false, not no. Yun eh. Naunawaan po ba natin? Kaya, mag-ingat tayo, mga minamahal, mag-ingat tayo.
Mag-ingat tayo. We are receiving, no? Fake news and fake trolls. We are receiving fake religions, fake doctrines, fake mga leader, mga kapwa attendee, mga full-time, mga pastor at mga pastora. Ingatan mo yung attendee natin, ha? Alagaan mo yung mga attendee natin. Huwag mong ipapakuha yan sa mga Judas spirit, mga Absalom spirit, Jezebel spirit, Jotrepes spirit, Demas spirit, ha? Huwag mong ipapakuha yan. Nakikiusap ako sa'yo ng buong puso. Yung mga attendee natin dyan sa Camarines, sa Caloocan, sa Quezon City, sa Bisaya, sa Bicol, sa Pampanga, sa Nueva Ecija, sa Mindanao. Buong Pilipinas, buong mundo, no? Naglipa na yung mga nagmamahal sa posisyon, nagmamahal sa pera. Naglipa na yung mga maling mga ngaral, maling pagmaling tao, maling buhay. Mga nagsisipag prophesy daw puno. Ingatan mo yung mga attendee natin, ingatan mo yung mga kawan natin, ha? Ingatan mo yung mga kamag-anak mo, ingatan mo yung kapwa natin Pilipino at lahat ng tao sa buong mundo. Kasi napupunta sa mali, ingatan mo. Brethren, beware. Please have care and concern for the blacks of God, for your loved ones, family, and relatives. You must have care and concern for all the Filipino people and all the nations of the world. Napupunta sila sa mga mali. Maling aral, maling turo, maling doktrina, maling tao. You know, the false preachers, false doctrine, false religion, false belief. You know, masyadong ano yan, nakakalat yan eh. So many fake religion, fake news, fake trolls, fake doctrines. And also fake politicians. You know, during election time, many politicians are getting our votes. They are making promises, so many promises. After they won the election, their promises, come to nothing. Wala nang kabulahan yung mga pangako nila. Di ba? Kaya ano po yung sinisigaw ko sa oras na ito, na mula sa kalangitan, mula sa banal na kasulatan, huwag kang magpapalabas ng faith, huwag kang padalos-dalos, huwag kang pabigla-bigla. Siguraduhin mo yung ilalabas mo, tama. Para hindi mo babawiin. No? At maraming naapektuhan, maraming nadadaya. Oh, di ba? Kagaya ni ni Charles Darwin. If I'm not mistaken, Charles Darwin retracted. Binawi niya na ang tao ay galing sa unggoy. But it's too late. Many believe the theory of Charles Darwin, the evolution theory. But if I'm not mistaken, he retracted his theory. But it's too late. Many believe that we came from monkey. We came from apes. Tatanungin kita, mukhang unggoy ka ba? O di ba hindi ka maniniwalang mukhang unggoy ka? Pero marami naniwala kay Charles Darwin. Na galing tayo sa unggoy. Naunawaan mo po ako. Yan yan eh. Yan ang problema. No? Yan ang problema eh. Maraming aral, turo, doktrina, mga tao. Nakikinig ka pa po ba? Ito po, mananawagan ako sa inyo ha. Yung mga post ng post dyan, ng mga mali. Turo ng turo, mga mali. Live streaming ng mga mali. At yung mga tupa natin, mga attendee natin, comment ng comment. Happy birthday, congrats, etc. Bantayan mo yung mga tupa natin. Huwag mong ipaagaw yan, huwag mong ipanakaw yan. Nakikinig pa mo ba tayo? Guard our flocks.
Guard our attendees, guard the Filipino people, and guard the nations of the world. Naunawaan po ba natin so many fake rules, fake news, fake religion, fake beliefs, religious fake beliefs, fake churches, fake fellowships, fake men and women of God. Isipin po, saan ka nakakita ng ganun? Para ka pumasok ng langit, magpanista ka sa kanya yung pastor ng Davao. Isipin mo yun, grabe. No? You have to... a pastor from Davao in order for you to be saved. So, allow him, no, for you to be listed in his scroll. Naunawaan po ba natin? Glory to God. So, basahin natin uli. Sabi rito, but as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. 2 Corinthians 1:18 to 19. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me, and Silas and Timothy, was not yes and no. But in Him, it has always been yes. But as surely as God is faithful, pakisabi faithful. Ibig sabihin, tapat siya, hindi siya nag-iiba, hindi siya nagbabago. His promises are all faithful. So many thousands of promises in the Bible. And all the promises of God are all faithful. God is unchanging. Malachi 3:6, Malachi 3:6, God is unchanging. Hebrews 13:8, God is unchanging. He is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos po ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, kahapon at magpakailan kailan paman. Ang lahat ng kanyang mga pangako ay totoo. Tunay, tama, mapapanaligan. Ano po? Dahil dito na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, paniwalaan mo ang lahat ng mga pangako ng Diyos. Maniwala ka sa lahat ng mga pangako ng Diyos. Tutuparin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako. Tutuparin at tinutupad ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako. Hindi siya agaya ng tao na pabago-bago ng isip. Hindi siya agaya ng gobyerno na pabago-bago ng isip. Hindi rin siya agaya ng mga maraming politisyang. Puro pangako, hindi naman tinutupad ang mga pangako. Maraming politisyang mga korap, hindi ko naman nilalahat. Maraming mga ngaral na korap, hindi ko naman nilalahat. Napakaraming false religion, false belief, false teaching. Naunawaan po ba, natin? Hindi ganun ang Diyos. He is not like a man that he will change his mind. Nababaguhin niya yung kanyang sinabi, yung kanyang kaisipan. Hindi po siya ganun. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Kaya, nais ng Panginoon, gayahin natin siya, tularan natin siya. Mabuhay tayo para sa Kanya. If God is faithful, if God is true, if God is unchanging, God wants us to be like Him. We must follow His footsteps. Naunawaan po ba natin? Yun ang nais ng Panginoon. Kaya huwag mo lang itong pakinggan, ha? Isapuso mo ito. Ipangaral mo ito, i-repost mo ito, i-reshare mo ito. Invite your loved ones and friends. Like, share, and subscribe to KOJF Church YouTube channel. Invite your loved ones and friends to like, share, and follow the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Invite your loved ones and friends to attend and be a part of the Kingdom of Jesus Fellowship. To watch and listen to Thus Saith the Lord radio and television programs. Because we are preaching here the true God. One God in three divine persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Totoo yung ating ipinapangaral dito. Ang iisang Diyos na binubuo ng Ama. Anak at banal na Espiritu. Totoo yung ating binabasa rito, Biblia, galing sa Diyos.
Totoo yung ating mga pinaprophesy dito. Tama yung ating mga doktrina. Tama yung ating mga aral. Amen po ba? Kaya po, and ang dami na napunta ng impyerno eh. Dahil sa pagtanggap sa maling aral, turo, doktrina, ang dami na. At saka ito pa, uutang sa iyo yan. Mga ngako, magbabayad. Hindi naman magbabayad. Pag siningil mo, galit pa. Oh, may gulay. Nangikinig pa ho ba kayo? Oh, somebody will borrow money or anything from you. And that person will forget that he or she owes you. You see? Ito ba? Napakaraming tao, may mga pangako sa iyo, hindi naman tinutupad. At ito ba? Napakaraming Kristiyano raw, pastor, full-time leader, mga ngaral. Ang daming pangako sa Diyos, hindi naman tinutupad. Dadalo na ako, makikinig na ako, maglilingkod na ako, magbibigay na ako ng ikapot handog, ng first fruits, babawiin naman. You see? Many will declare their allegiance, their loyalty. Many will declare their commitment to Jesus. Oh, and after that, they forget what they have promised to the Lord. They forget their promises to God. They forgot their promises to God. Ayun ang problema. Nalimutan na yung mga pinangako sa Diyos. Isa ka ba ron? Dadalo ako, makikinig ako, manunood ako, magbibigay ako ng handog. Isa ka ba ron na naaalala lang ang Diyos? Pag may sakit, walang pera, naghihingalo. Pero pag malakas, may pera, hindi naghihingalo, nalilimutan ng Diyos. You know, many are like the Israelites in the Old Testament. Whenever the Lord bless them, they are for God. But after they receive blessings from the Lord, they forget their God. O, nalilimutan nila ang Diyos. Naunawaan po ba natin? Ayun ang problema eh. Oh, brethren, don't forget your promises. If you made a promise to this person on that or that person, please fulfill that promise. Be faithful. If you made a promise to God, so please be faithful to your promise. Because God said in 2 Corinthians 1:18 to 19, God is faithful. If He says yes, then His yes will be forever. Ganun po ang Diyos na kapag siya po ay tapat, pag sinabi po niya oo, oo rin naman at magpapatuloy yun na oo. Na po? So brethren, you made promise to the Lord. You will give your tithes, offering, first fruits. You will finance the ministry of the Lord, the kingdom of Jesus. You will serve the Lord. You will watch. You will listen. You will attend. If you made the promise to the Lord, then fulfill it. Why? Because God made the promise, and the Lord is fulfilling all His promises. So brethren, Filipino people and the nations of the world, read the Bible. Read the Bible. Know the promises of God. And believe the promises of God. And as you make a promise to the Lord, fulfill it. Because God is not happy. You are making a promises. You are making promises and yet not fulfilling it. God has said in the Ecclesiastes chapter 5, ano ang sabi ng Panginoon sa mga ngaral 5, versikulo 4 hanggang 6? Mga ngaral 5, versikulo 4 hanggang 6, anong sabi rito?
when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. When you make a vow to God, do not delay it. Fulfill your vow. Ecclesiastes chapter 5 verse 4. Naunawaan po ba natin? Ecclesiastes chapter 5 verse 4. Mangangaral kapitulo 5 versikulo 4. Ang sabi nga doon, pag nangako ka sa Diyos, abay, tuparin mo. I am calling the government officials of this nation, and I am calling all the government officials of the world. Please fulfill all your promises to your constituents, to the Filipino people, to your constituents, to your countrymen. You owe your position to your countrymen. You are there because of their votes. So please fulfill your promises. Let your agenda be God's agenda. Let your plan be God's plan. Ang ipatupad mo, mga government officials dito sa Pilipinas at sa buong mundo, naman yung mga agenda ng Diyos, yung mga plano ng Diyos. Hindi yung gusto mo lamang. Hindi yung nais mo lamang o makasariling hangarin. Do not pursue your greediness, your corruption, your selfishness, your selfish interests. Let the Filipino people and let your subordinates, your constituents, no, be happy with your leadership. Dapat alam mo, sumasaya dapat ang mga tao eh. Bilang mga mamamayan mo, sumasaya dapat yung mga tao. Bilang mamamayan mo. Kaya I'm calling all the governments, government officials of this land, and the government official of the world. You are there because of your constituents. But most especially, you are there because God allows you to be in that position. So fulfill your mandate. Fulfill your job. Do not neglect and do not abuse. Fulfill your job. Do not neglect and abuse your duty, your authority. Ganun po 'yon. Do not make a vow and after that you will not fulfill your vow. And you are saying that your vow is a mistake. You are making a vow and you are saying that your vow is a mistake. God is not happy for it. Do not let your mouth lead you into sin. And do not protest that your vow was a mistake. Ecclesiastes chapter 4 or chapter 5 verse 6. Ecclesiastes chapter 5 verse 6. Do not let your mouth lead you to sin and do not protest that your vow was a mistake. Ay, mukhang mahiyang nagkakasala ka. Nasasabihin mo yung mga pangako mo ay isang pagkakamali yun. Kaya ano po yung ating pinag-aaralan sa oras na ito? Mag-isip-isip. Bago tumanggap. Bago magturo, bago mangaral, bago magpalabas ng ano pa mang pulisiya, siguraduhin natin tama yan. Dahil pag hindi tama, ay maraming pupunta ng impyerno, maraming mapapariwara, maraming mapapahama. At kung babawiin mo rin naman, maaaring nabawi mo nga dahil hindi naman tama, still, marami pa rin naapektuhan. Kaya number one,
The declaration of GCQ beginning September 8 here in NCR by the government, then they retracted it, they changed it, binawi nila, you know, cause. No. In despair to many workers, to many establishments, to many owners of establishments, managers of establishments. O yung magpapalabas ka, GCQ na ang Metro Manila. Tapos biglang babawiin mo. Ready ka na para magtrabaho, ready ka na magnegosyo mula sa probinsya, pumunta ka na ng Metro Manila. Tapos pagkatapos, nga ka naman pala. Hindi okay yun. No. At ipasok natin yung sa relihiyon. O dami-daming relihiyon, sekta, denomination, coalition organization movement, hindi naman mga tama. Eh, ang dami nang pumunta ng impyerno. Tsaka mga maling buhay. Oh, binigyan mo ng ID for the meantime, pinamission mo. Katapos-tapusan, pera ng palahang pakay o may gulay. Inaangkin na yung chapter. Dinidivide, inaagaw o may gulay. Nang ibig sabihin ay hindi magpakatotoo. Na iba yung sinasabi sa ginagawa. You know, many are preaching this thing and doing another thing. We have to practice what we preach. Many are saying this thing and many are doing this thing. You know, Absalom, in front of many constituents, he is a good son of David. He loves the Israelites. But in fact, he wants to kill David. He wants to dethrone David. He wants to rob the throne, to steal the throne from David. You see? That is Absalom. So many Absalom spirit in the government. So many Absalom spirit in the church. So many Judas in the government. So many Judas in the church. Akala ng marami nagmamahal si Judas. Pero si Judas magnanakaw ng pera ng church. Akala ng marami si Judas ay nagmamahal sa kabangbayan ng gobyerno. Pero si Judas ang nagnanakaw ng kabangyaman ng gobyerno. Isipin mo yun. Alam mo, sa totoo lang, nakatanggap ako ng message mula sa Eastern Samar. Kasi raw, tinamaan daw ng Bagyong Julina sa Eastern Samar. No, kasabay pa ng marami pang lumalapit at humihingi ng tulong. Ang dami-dami talaga. Attendee, viewer, listener, brethren and friends in the body of Christ, batchmates, classmates, organization, associations, different groups are asking my help, my prayer, my counseling, and money. But you know, I have to check first whether it is legit or valid. No. And ask God first if I will help them or not. Ganun po yun eh. Naunawaan po ba natin? Kailangan ko munang suriin eh. Talaga bang totoo sila? Alam mo, ako rin, ang dami ko rin pangangailangan sa totoo lang eh. Pero pag lalapit ka sa akin at nangangailangan ka talaga, itutulungan din naman kita eh. Pero kung ikaw ay isang Absalom, magnanakaw, Judas, manggugoyo, abay, matawarin ka ng Panginoon, magbagong buhay ka. Hindi naman valid, hindi naman legit yung mga hinihingi mo. Kaya I am warning all the Filipino people. I am warning all the peoples of the earth, not all that are coming to you asking for your help
asking for your vote are not all true. Many that are preaching the so-called Word of God are not actually the Word of God. Kaya, nakikinig pa po ba tayo? Kaya po yung tanong ko sa isang ano, sa isang avid fan ni Mama Mary, an avid fan of Mama Mary, I asked him, where can you find in the Bible from the Old and the New Testament that Mama Mary loves you? Where can you find it? Saan mo matatagpuan yun? Hindi siya makasagot. Ang sagot lang nila, doktrina namin yan sa aming relihiyon. Now, it is my doctrine in our religion that we call Mary our Mama. It is your doctrine in your religion, but not the doctrine of the Bible. Not the doctrine of the Bible. That's a problem. What you are saying has no basis. No? Alam mo, ang batas dapat sinusuri sa konstitusyon. Dapat yung paniniwala sinusuri sa Biblia. Any law must be checked in the Constitution, and any doctrine, any belief concerning God must be checked with the Bible, from the Bible. Yun eh, naunawaan po ba natin? I just want to emphasize to all the peoples of the earth that the Bible is the only true Word of God, the Old and New Testament. Old and New Testament. No extra revelation, no extra book. And the original Bible composes of 66 books. 66 books, 66, 39 Old Testament and 27 New Testament. This is the true and the original Bible. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? So no to fake news, no to fake trolls, no to fake religion and fake preacher and for fake doctrine, fake prophecy, fake motive, fake life, and no to padalos-dalos, pabigla-bigla. Kaya dyan yung mga mabilis magsalita, isip-isip muna kung tama yung sasabihin mo. Yung mabilis mag-post dyan, mabilis kang mag-like, mag-reshare at mag-repost ng mga mali naman, isip-isip. Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage, KOJF Church YouTube channel, repost it, reshare it. This is true. The Thus Saith the Lord programs, radio and television programs, invite others to watch it, to listen to it. This is true. Naunawaan po ba natin? Invite the Filipino people and all the Americans and all the nations and all the citizens of the world to accept Jesus Christ as our Lord, God, and Savior. Because there is only one God, but three distinct personalities. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Not three gods, but three distinct personalities. One God in three different roles, no? The Father, the Son, and the Holy Spirit. The Father made the plan for our salvation. Jesus Christ executed it. And the Holy Spirit maintained our salvation. Ang Ama ang nagplano ng ating kaligtasan. Ang Panginoong Jesucristo ang nagpapanatili nito. At ang banal na ang nagpatupad nito, at ang Holy Spirit naman ang siyang nagpapanatili nito. Kaya sa oras na ito, before I close, nananawagan po ako sa gobyerno, wag po kayong mababa, dalos-dalos, wag po kayong mabigla-bigla,
Pag-isipan niyong maigi sapagkat maraming naapektuhan. GCQ, biglang MECQ. At na nananawagan tayo sa gobyerno, sa mga nasa posisyon, na kung ano yung mga pinangako nyo sa tao, tuparinin nyo. Nananawagan tayo sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng tao sa buong mundo, huwag mangaral ng mali, doktrina, relihiyon na mali, huwag tanggapin yung mali, no? At huwag namumutang na hindi nagbabayad, huwag nangangako na hindi tinutupad, lalo na kung ito ay para sa ating Panginoon. Guess mo po? So I am calling all the governments of the whole world, be faithful to all your promises. See to it that all your agendas and plans and your laws and ordinances, any decision that you are making, are all beneficial, are all for the welfare for your constituents. See to it that all your promises be fulfilled, not just during election time. So here in the Philippines, election time is approaching and is approaching. So please vote the right person. Vote the right person. Yung talagang gumagawa na at may ginagawa. Hindi yung mga pabago-bago at hindi yung mga corruption, hindi tumitigil yung drugs, yung criminality, etc. And brethren, accept Jesus Christ now as your Lord and Savior before it's too late. It is time to seek the Lord ngayon na po na kinakailangan hanapin ang kalooban ng Diyos, gawin ang kalooban ng Diyos ang mukhaan ng Panginoon. Kaya sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, sa lahat ng sumusuporta at nananalangin, nag-aayuno sa aking pamilya, sa Kingdom of Jesus Fellowship, praise the Lord. Sa lahat ng mga pastor at pastora natin, mga leader natin, no? Bandayan nyo yung mga tupa natin, yung mga nagko-comment dyan ng mga Absalom, talunin nyo yan. At kapag meron silang birthday celebration, wedding anniversaries, kinukongratulate nyo sila, gawin niyo personally, no, para sa inyo, personal greetings. But don't forget to say that Carillo and KOJA family loves them and praying for them. Naunawaan po ba natin? Ganun po yun. Naintindihan po ba natin, mga minamahal? So, glory to God. So, tayong lahat po ay yumuko at pumikit. Tayo po ay manalangin. Shall we lift our both hands to Jesus? Ura raba shiri di biyanda lalaba riri biyanda. Probo bukuro bo shiri di biyanda rara handa rara bakanda. Iri di biyanda lalaba shiri di biyanda. Sige po, bow down your heads and close your eyes. Wherever you are in right now. Whether you are Filipino or not. Oh, come on. Ura raba siya that the strong presence of God manifest. Masyado pong malakas ang ura raba shiri di biyanda. Ura raba shiri di biyanda rarakda. Masyado pong malakas ang mapangyarihan ng ating Panginoon. At hindi po papayag ang Diyos na ang mga mali ay mananatili. Ang maling aral, maling turo, maling doktrina, maling namumuna, maling posisyon. Mali ay hindi po mananatili. Darkness will not prevail against the light. And evil will not prevail against good. Satan will not prevail against Jesus. Mistakes will not prevail against truth. Faults will not prevail against truth. Tandaan mo yan. Always remember that. Oh, rarabashiri di biyanda. Ura raba syanda lo, ura raba shiri di biyanda lalahanda raba kanda. Sige po, manatili po tayong nakayomot nakapikit. Just bow down your heads and close your eyes. Just let the Holy Spirit move mightily in this place. Just let the Holy Spirit move mightily in your lives right now, in your area where you are in right now. Kayaan nyo po na malakas na gumanap at kumilos ang banal na Espiritu sa oras na ito. And Father, we pray in Jesus' name. Lord, heal those who are suffering from ailment, from sicknesses and diseases. Lord, whatever problems they are facing right now, help them, Lord, in Jesus' name. Help the Filipino people and help all the citizens of the world, Father God, to be saved. Hallelujah. Fight for them, Lord, in Jesus' name.
Lord, uplift their lives, Father God, from poverty, Panginoon, from poverty to that all their needs will be met, O Lord, in Jesus' name. Give them victory, Lord, in Jesus' name. Those who are watching right now, let all the Filipino people and the nations of the world, Lord, receive victory from the Lord Jesus Christ. Panginoon, yung mga nanghihina, nanglalamig, may sakit, may karamdaman, Panginoon, mga inaapi, mga walang nagtatanggol, Lord, tulungan niyo po sila, Panginoong Diyos. Yes, Lord. Yes, Lord, in Jesus' name. Urarabashiri libiyandararabashiri libiyandararabahanda. Yes, Lord, in Jesus' name. Help, Lord, hallelujah. All those who are going to hell, save them in Jesus' name. Lord, those who are suffering from sicknesses and diseases, heal them in Jesus' name. Oh Lord, those who are suffering from financial problems, Lord, give them breakthroughs in Jesus' name. Marital problems and all kinds of problems, give them breakthroughs in Jesus' name, the Son of the Living God. Urarabashanda, remove, Lord, corruption from the government. Remove false people in the government, Father God, in Jesus' name. All false agendas, false decisions, false doctrine, false beliefs, false promises, Lord, remove them in Jesus' name. Urarabashanda, Lord, even in the church, in the religion, in the world of religion, Lord, remove, Lord, in Jesus' name, the false leaders, the false religious leaders in Jesus' name. Yes, Lord, remove, Lord, false broadcast, false news in Jesus' name, false program, Father God, over radio, over television, and over social media in Jesus' name. Remove them, Lord, tanggalin niyo po, Panginoong Diyos. Tanggalin niyo sa radyo, sa television, sa social media, sa mga relihiyon na yan, mga maling aral na yan, maling doktrina na yan, maling tao na yan, maging isang gobyerno, Panginoon. Pabagsakin mo po ang mga lahat in Jesus' name. Let them all be removed in Jesus' name. Let them all be erased, be deleted, be replaced in Jesus' name. Urarabashandararabahanda. Lord, make the Filipino people and make the nations of the world your kingdom, where Jesus Christ is Lord God and Savior of our lives, where the perfect will of the Lord is being done. Urarabariribiyanda lalabashiriribahanda. Lord, use our lives, use our monies, use all our properties, all that we have, Father God, all that we possess, all that we accomplish, all our attainments, Father God, be used for your glory alone. Gamitin mo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming pinagkaralan, tinapos, anumang meron kami. Gamitin mo po ito para sa iyong karangalan. Oh, thank you, God, for our salvation. Thank you, God, for the forgiveness of our sins. Thank you, God, for making us holy, pure, clean, righteous by the blood of Christ and by the power of the Holy Spirit. Thank you, God, for making you are making us clean, righteous, holy, pure in your sight through the blood of Jesus Christ and through the power of the Holy Spirit. Because we declare, Jesus Christ, you are now the Lord God and Savior of our lives. Come into our hearts. Take full control of our lives. In Jesus' name. In Jesus' name. Baguhin niyo po kami, bang Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso. Gawin niyo kaming karapat-dapat sa inyong harapan, Panginoon. Write our name in the book of life. At Panginoong Diyos, kung ano ang nais mo sa aming buhay, siyang masunod, Panginoon. Kaya po, Ama, sa oras na ito, pinapahayag namin, Panginoon, let your will be done upon this nation and the nations of the world. Let your will be done in Malacanang, in Supreme Court, in all courts, and all palace in the whole world. And all courts, the lower courts, the Supreme Courts, the Court of Appeals, Father God, in Jesus' name. Over the DILG, BJNP, PNP, AFP, all departments, all institutions of the government, and all the peoples of the earth, let all academy, university, school, Father God, let your will be done in that places, O God, in Jesus' name. Panginoon, bisitahin mo po, Ama, lahat ng eskwelahan sa buong mundo at maipahayag ang iyong kalooban lamang siyang mangyari at magganap, Panginoon,
At ikaw ang kilalanin na Diyos Panginoon at tagapagligtas. O Panginoong Diyos, salamat po Ama, lahat ng tao sa buong mundo ginigising mo, lahat ng tao, lahat ng mga pinuno, Panginoon, ginigising mo. Mga government officials, ginigising mo, Panginoon, upang maging karapat dapat sa iyong pong harapan. Lord, you are a ginigising nyo kami, Panginoon. You are waking us up, Father God, from our sleep, Father God. From our false doctrine, false religion, false belief, false motive, Father God, and making us true in your sight. Ginagawa niyo po kaming tama sa inyong harapan. Sa oras na ito, lahat ng mga nakikinig at nanonood, magpasalamat ka sa Diyos, nakarinig ka ng tamang aral, pinatawad ka, binago ka ng Diyos, pinagaling, ginawa ng himala. Itulak mo ang bukol, wala na ang bukol, galawin mo mga mata mo, magaling na yan, mga kamay, mga paa, katawan, gumalaw ka na, kumilos ka na, tumalong ka na, lumundag ka na, magaling ka na. Yes. Yes, merong nag-message sa akin na nagpapapray-over siya, wala na siyang panlasa, hindi ko nababanggitin ang pangalan mo, so magaling ka na. No? Somebody messaged me that he is infected with COVID. So many messages, so be healed in Jesus' name. Receive your healing. All sicknesses and diseases, you are delivered now. You are being saved and rescued, being healed by the power of the Holy Spirit. Come on, say thank you to the Lord. Oh, financial problem is being solved by God. Marital problem is being solved by God. All problems are being solved by God. Thank you, Jesus. Jesus has a promise. If His word is being preached, then healing and miracle, signs and wonders will follow. Nang nangako ang Panginoon, kapag ipinahayag ang kanyang salita, siya po ay nagbabago, nagpapatawad, nagliligtas, nagpapagaling, gumagawa po ng himala. Araw-araw po, ang dami ko pong prayer request at tinatanggap. So magpasalamat na tayo sa Panginoon. Kung meron pa kayong mga prayer request, mag-PM lang dito, huwag kayong matakot. Kailangan nyo ng counseling. Huwag matakot. May mga tanong kayo, huwag matakot. Ano po, magsabi naman po. At yung inyong mga kaloob financial, tithes, offering, first fruits, pledges, sacrificial giving, ano mang tawag yan, dito nyo po dalin yan at ipadala nyo po rito. No? Bring all your tithes, offerings, financial support, love bill, pledges here. Bring it here personally or you can send it through BDO, BPI, through China Bank, through many couriers, so many ways, through couriers, like LBC, Cebuano Lewillier, M. Lewillier, Palawan, etc., etc. If you have prayer requests, if you need counseling, any question, any inquiry, don't be afraid to get in touch with me or with us. Glory to God. So purihin ang pangalan ng Panginoon. Ura raba shiri di biyanda la la ba shiri di biyanda la la handa. Ura raba riri biyanda la la ba handa. Ura raba shiri di biyanda la la ba handa. Alam mo, gusto kong magtapos, gusto kong magwakas, pero sobrang na lakas ng kapangyarihan ng Panginoon na patuloy nating nararamdaman. So please like, share, and subscribe. Like, share, and subscribe. KOJF Church sa YouTube channel, KOJF Church YouTube channel. Like, share, and subscribe. Like, share, and follow Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Invites and listen and watch and support financially. Ito ang sabi ng Panginoon, thus saith the Lord, radio and television programs and the Kingdom of Jesus Fellowship International. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, panandalangin, pag-aayuno para sa akin, sa aking pamilya, sa Kingdom of Jesus Fellowship. Thank you very much for being faithful to God, being faithful in prayer, in fasting, and supporting me, my family, and the Kingdom of Jesus Fellowship. So glory to God. So God bless you and God bless you more. Shall we lift our hands to God and say thank you to the Lord. So Father, we just want to say thank you, thank you. Thank you very much. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Thank you very much. Thank you very much. Say thank you to the Lord. Glory to God. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord. Father, we just want to thank you, to say thank you, thank you. Thank you very much. We bring back to you all the glory in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory be to God.